Ito na nga mga chong, marami tayong PBA updates! Barangay Ginebra kontra TNT Tropang Giga Game Prediction. Ano nga ba ang mga kinakailangan gawin para makuha ang panalo? Ronday Hollis Jefferson hindi makakapaglaro sa TNT kontra Ginebra, pero kanyang kapatid possible na maglaro. Last Wednesday nga mga chong, noong maaksidente itong si Ronday Hollis Jefferson noong naglaro ito para sa East Asia Super League. Isinugod nga ng hospital itong si Ronday Hollis Jefferson. Ang magandang balita ay wala naman daw masamang nangyari. At kinumpirma nga ni Coach Jojo Lastimosa na okay na daw ang lagay ni Ronday Hollis Jefferson, pero hindi pa daw ito nagpa-practice. At hindi nga daw ito maglalaro kontra sa Barangay Ginebra. Bad news nga yan para sa TNT Tropang Giga at isang malaking advantage naman para sa Barangay Ginebra. Dahil alam naman nating lahat na malaking porsyento ng puntos ng TNT ay nanggagaling kay RHJ. Ayon pa kay Jojo Lastimosa ay handa nga daw silang kalabanin ang Barangay Ginebra ng All Filipino lineup. Ready nga daw at handa ang kanyang mga players kontra sa koponan ni Coach Tim Cone ngayong Christmas game. Pero possible nga mga chong na ang kapatid ni Ronday Hollis Jefferson na si Ralir ang pansamantalang magiging import ng TNT. Ito ngang si Ralir Hollis Jefferson mga chong ay ang second import ng TNT Tropang Giga sa East Asia Super League. Maganda nga rin yung naging debut game dito sa kanyang koponan. Kaya naman, napakalaki ng tsansa na siya ang magiging pansamantalang import ng TNT na haharap para sa Barangay Ginebra. At hindi na nga ako magugulat dyan mga chong. Dahil unang-una, kapatid nga siya ni Ronday Hollis Jefferson at halos parehas lang ang kanilang performance. Pangalawa, ay alam niya na rin yung sistema ng TNT Tropang Giga. At mas maganda nga kung maglalaro siya kontra Barangay Ginebra para naman magandang laban ang mapapanood ng Barangay Ginebra fans. Sa ngayon nga mga chong ay ang sinasabi ni Jojo Lastimosa, nakakaharapin nila ang Barangay Ginebra ng All Filipino lineup. Pero hindi nga pwedeng magkampante dyan ang Ginebra dahil possible talaga na i-activate nila itong si Ralir Hollis Jefferson. Dumako naman tayo dito! Barangay Ginebra kontra TNT Tropang Giga Game Prediction. Ano nga ba ang mga kinakailangan gawin para makuha ang panalo? Ngayong araw nga mga chong, Christmas game ay magtatapat itong TNT Tropang Giga at Barangay Ginebra. Napaka-importanteng laro nga niyan para sa dalawang koponan. Sa TNT Tropang Giga ay kailangan nila ng panalo para manatiling buhay ngayong conference. Samantalang ang Barangay Ginebra ay nangangailangan rin ng panalo para naman sa kanilang tinatarget na twice to beat advantage. Malaking boost nga yan sa kanilang koponan para sa paparating na quarterfinals. Pero bago nila makuha yan, ay kinakailangan muna nilang kaharapin ang TNT Tropang Giga. Kaya naman, ano nga ba ang mga kinakailangan nilang gawin para makuha ang panalo? Unang-una nga sa kanilang listahan ay team effort. Kinakailangan ngang maipakita ng Barangay Ginebra ang kanilang team effort sa naging laro nga nila kontra Meralco Bolts ay team effort nga ang kanilang naipakita, kung saan halos lahat ay nag-contribute at hindi lang sa isa nakasandal ang kanilang opensa. Kung titignan natin yung lineup ng Barangay Ginebra ay napakarami nga nilang pwedeng maasahan sa opensa. Nandyan nga itong si Maverick Ahamisi na maganda ang ipinakita kontra Meralco with 25 points, Christian Stan Hardinger with 21, Jamie Malonzo na may 17 points, Scotty Thompson naman with 21 big points. At yan nga ang kinakailangan i-take advantage ng Barangay Ginebra
kontra sa kulang-kulang na lineup na TFT Tropang Giga. Sunod sa kinakailangang gawin ng Barangay Ginebra ay umiwas sa turnovers. Turnovers nga yung pinaka nagiging lason sa Barangay Ginebra sa kanilang mga nakalipas na laro. Maganda nga yung kanilang opensa, pero kapag sunod-sunod yung kanilang turnovers, ay tinatamad na yung kanilang mga players at yan nga ang kinakailangan nilang maiwasan. Dahil kilala natin ang TNT na kapag nag-iwan ka ng butas ay talagang titirahin nila yan. Sunod sa kinakailangang gawin ng Barangay Ginebra ay huwag magkampante. Expected nga mga chong na hindi makakapaglaro itong si Rande Hollis Jefferson para sa TNT Tropang Giga matapos ang aksidenteng nangyari sa kanya sa East Asia Super League. Hindi nga po pwedeng i-take for granted yan ng Ginebra at kinakailangan pa rin nilang mag-focus at i-anticipate na maglalaro si Rande Hollis Jefferson. Possible nga na yung kapatid niya na si Ralir Hollis Jefferson ang maglalaro para sa TNT. At yan ang dapat i-anticipate ng Barangay Ginebra. At para naman sa ating game prediction mga chong, ay masasabi nating liyamadong liyamado ang Barangay Ginebra sa Christmas game kontra TNT Tropang Giga. Nakakabuelo na nga ang kuponan ni Coach Tim Cone at alam nyo naman na kapag nalalapit na ang quarterfinals ay lumalabas na ang tunay na laro ng Barangay Ginebra. Ano sa tingin nyo mga chong? Sino ang makakakuha ng panalo? I-comment mo lang dyan sa ibaba!